ang LGBT community ay vulnerable sa cyberbullying at harassment. Pero dahil meron na tayong safe spaces law kung saan malinaw na pinagbabawal ang harassment, homophobic at transphobic remarks base sa SOGI ng isang tao, may pagkakataon na tayong makakuha ng hustisya para sa mga ito. May mga grupong handang tumulong sa mga LGBT o persons of diverse SOGI na biktima ng cyberbullying, online harassment, o maging harassment sa pampublikong lugar, paaralan o trabaho. Kung kailangan ninyo ng impormasyon kung ano ang pwedeng gawin o kung kailangan nyo ng legal support, pwede kayong lumapit sa mga LGBT organizations tulad ng Lagablab LGBT Network na nagdo-document ng mga karanasang ito at tumutulong mag-refer sa mga organisasyong kaya magbigay ng legal support na kailangan nyo. Maaari ring lumapit Commission on Human Rights o CHR sa kanilang e-report sa Gender Ombud platform na nagmo-monitor at tumutugon sa mga kaso ng gender-based violence. At kung handa na kayo mag-file ng complaint, maaari ring lumapit sa mga Women and Children's Desk ng PNP o sa Anti-Sexual Harassment Desk ng mga LGBT. Ang mga lalabag sa provisions ng batas na to ay maaaring maparusahan ng multa, community service o pati pagkakakulong. Mahalagang i-report ang mga naranasan ninyong harassment at discrimination para makakuha ng hustisya para dito. At habang nag-iintay tayo na magkaroon ng National Anti-Discrimination Law, ang mga kasong nadodocument ay mahalagang pruweba na kailangan natin ng batas na magpoprotekta sa tao laban sa discrimination at harassment based sa kanilang SOGI.